Barangay Hinebra Justin Brownlee mga bro dumating na at Jackson Corpus pre-agent kinukuha ng Barangay Hinebra. So nagkawatak-watak na nga itong mga player ng Magnolia Hatchets mga bro. Na-trade nga sina Gio Halalon at Abu Trotter, tapos winave pa nila itong si Jackson Corpus. Kung nakita nyo nga ang laro nito noon, sobrang sipag ganito sa depensa at lumalaban talaga ito sa rebound kahit undersize ito sa kanyang position. Nawala lang talaga ang kumpiyansa nito sa Magnolia Hatchets dahil madalas na nga itong ibangko ni Coach Chito Victolero. Pagkakataon na rin ng Barangay Hinebra makuha itong si Jackson Corpus mga bro. Nangangailangan nga ng big man itong Barangay Hinebra na makakapalitan ni Japit Aguilar sa ilalim. Kung totoosin mga bro, mas maaasahan pa talaga itong si Jackson Corpus kaysa kay Bin Adamos. Nakikipagpalitan talaga ito ng muka sa ilalim. Kaya din nga nitong umiscore kapag gugustuhin niya mga bro. Pero ayon nga sa source ay tinitingnan na daw ng Hinebra management kung kukuhanin ba nila itong si Jackson Corpus lalo na at kailangan talaga nila ng player na kayang makipagpalitan ng muka sa ilalim makakuha lang ng rebound. Hindi pa naman ganun katanda itong si Jackson Corpus mga bro. Kaya siguradong kaya pa nitong makipagsabayan sa mga bata. Pansin naman natin kahit lumakas ang outside shooting ng Barangay Hinebra mga bro, butas naman ang kanilang depensa sa painted area at magiging liability talaga nila ito kapag hindi nila nagawa ng paraan. Sa kabilang banda naman mga bro, Justin Brownlee dumating na sa Barangay Hinebra. Isang history na naman ang nagawa ng ating naturalized player na si Justin Brownlee para sa team ng Pilita Jaya sa IBL mga bro. Matapos niyang tulungan ang mga ito magkampyon. Habang nanonood nga ako ng live mga bro, may mga comment ka ng kanyang mga haters at sinasabing binta nga daw ang laro ni Justin Brownlee kaya ayaw nito umiscore ng marami. Well, para sa akin mga bro, hindi naman siguro tanga itong si Justin Brownlee para ibinta ang laban. Kita naman natin na napakabuhaya ng isang import ng Pilita Jaya at wala gaanong ball movement kaya hindi napapasahan si Justin Brownlee. Kapag naman nakakahawak siya ng bola, wala ngang nagbibigay ng screen sa kanya, kaya hindi makabuelo itong si Justin Brownlee. Nakakatira lang talaga siya kapag open siya sa labas ng shaded lane dahil iniiwan siya ng depensa. Inaasahan din ngayong araw na magbabalik bansa si Justin Brownlee upang makapag-insayo na sa Barangay Hinebra mga bro. Kahit may edad na, parang ang hindi tumatanda itong si Justin Brownlee dahil after ng kanyang FIBA OQT, bumalik na nga agad ito sa Indonesia at balik Pinas naman para sa Governor's Cup. Last season pa nga natin huling nakita ang isang Justin Brownlee suot ang Hinebra jersey. Kaya sabik na rin talaga ang mga fans ng Barangay Hinebra na mapanood ulit si Justin Brownlee. Kahit si Brownlee mga bro, excited na rin daw talaga siyang makabalik sa Barangay Hinebra at makasama ang kanyang mga bagong teammate. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?